Pinutulan ng ilang negosyante ang pagsasailalim sa Metro Manila sa 2 linggong enhanced community quarantine simula sa susunod na Biyernes. Paliwanag naman ng Malacañang, kailangan gawin ito para hindi mapuno ang mga ospital kapag patuloy na sumipa ang COVID cases. Ipinag-utos naman ni Pangulong Duterte ang paghahanap ng pondo para makapagbigay ng ayuda. Ngayon pa lang, ilang manggagawa na ang nangangambang mababawasan ng kita kapag nag-ECQ. May report si Ivan Mayrina. Namomroblema na naman ang ilang restaurant pati kanilang staff. Simula bukas, bawal na kasi ang dine-in at alfresco o open-air dining. Take-out at delivery lang muna ang pwede. Malaking epekto po sa, lalo na lang po sa akin, pamilyado po ako. Kailangan ko ng extra income. Kung sa 1 month po, isang linggo lang o kaya mahigit, halos 50% po talaga mawawala po yung sinasahod po namin. Sa isang buwan po. Dahil po dyan sa, dito po sa pandemic na to po, at saka nag-skeletal po talaga kami. Ang Luneta at Intramuros naman, nagsara na kahit pwede pang outdoor tourism na hanggang 30% capacity. Bawal ang indoor sports at tourism attractions. Pinapayagan pa naman sa ngayon ang personal care services sa 30% capacity. Pero kapag nag-ECQ na sa August 6 to 20, kinakailangan daw nila magsara dahil hindi naman sila essential. Sobrang nakakalungkot kasi ngayon pa lang kami medyo nakakabawi kahit papano. And then bigla na lang magla-lockdown na naman. So wala na naman, di ba? Back to zero na naman kami niyan. Ang Employers Confederation of the Philippines, tutol pa rin daw sa ECQ. Hindi ko alam. Ito yung mga dadating na variant Pag-lockdown ang gagawin natin, mapapatay natin lahat ng mga manggagawa. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, sa bawat linggo na ka-ECQ Metro Manila, aabot sa 105 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya. Nasa 177,000 naman ang nadaragdag sa mahihirap at 444,000 ang nawawala ng trabaho. Pero para sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, mahirap man, kinakailangan ng 2 linggong ECQ. Makipagtulungan na lang daw at magtiwala sa siyensya at gobyerno. Maging si DTI Secretary Ramon Lopez, sinabing kahit hindi na kaya ng ekonomiya at maliliit na negosyong lockdown, kailangan ng ECQ para matanggal ang posibilidad ng surge ng COVID cases. Sapat naman daw ang supply ng pagkain at iba pang produkto sa mga pamilihan. Sabi rin ng Malacañang, hindi kailangan mag-panic buying. Tulad ng mga dating ECQ bukas sa mga mall, pero yung mga pinapayagang establisimiento lang ang pwede mag-operate, gaya ng grocery, convenience store, butika at lahat ng essential goods. Depende raw sa LGU ang liquor ban. May public transport pa hanggang August 5, pero asahan daw na mababawasan ito sa ECQ. Maghintay na lang daw ng abiso. Ang papayagan lang makalabas-pasok ng NCR Plus o NCR, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal ay yung mga APOR o Authorized Persons Outside Residence. Bahala na raw ang mga LGU kung magbibigay ng quarantine pass. Pinapayagan din ang mga lamay at libing basta hindi COVID ang ikinamatay, pero pang immediate family lang. Bawal naman ang kasal o binyag sa ECQ. Tuloy pa rin ang pagbabakuna, pero may ayuda ba sa ECQ? So 1,000 kada tao hanggang maximum 4. Okay. Now, ang hinihingi ko lang talaga ay confirmation, pero nakausap ko naman po si Secretary Wendy Lavicado at ang sabi niya sa akin, hahanapan at hahanapin natin yan dahil ang presidente hindi pumapayag na mag-ECQ na walang ayuda sa mga mamamayan. Inutusan na raw ng Pangulo ang Budget Department na maghanap ng pondo pang ayuda. Ang mga alkalde sa Metro Manila nagpasalamat na pinakinggan ang kanilang hiling na maghigpit. Magpupulong daw sila para matalakay kung paano magagamit ang 2 linggong lockdown para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant. Ang Octa Research Group na nauna nagmungkahin ng lockdown, sinabing dapat gamitin ang panahong ito para magtulungan ang lahat na maiwasan ang surge. Sabi ng DOH, wala pang surge pero ang ilang ospital, hindi na magkandaw gaga. Ang mga pasyente ng JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City, sa tabing kalsada na nakapwesto. Ang Northern Mindanao Medical Center is sinailalim sa Code Red dahil high risk ng kanilang bed capacity. Sa Lung Center of the Philippines, mahigit 50% ng okupado ang COVID beds. Pinalatag na raw ng DOH sa kanila ang plano sakaling magka-surge. Ayon sa DOH, tumataas man ngayon ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa gitna ng banta ng Delta variant. Mas handa naman ang bansa. Magtulong-tulong po tayo, please comply with the minimum public health standards and please have yourselves vaccinated. Masakit na decision po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ.
pero kinakailangan gawin po ito para maiwasan yung kakulangan ng ating mga ICU beds at iba pang hospital requirements kung lolobo po talaga ang kaso dahil nga po sa Delta variant. Ivan Mayrina, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.